Maganda din siya. Dahil nakaka... Wait lang. Sorry, sorry. Wait lang, nawawala sa frame. Hello mga kaagri, salamat na nandito kayo para samahan kaming matuto. Alam nyo ba mga kaagri, na isa sa pinakamagandang itanim ngayong pandemic ay ang kalamansi o ang Philippine Lime. Bukod sa maganda siyang pangnegosyo dahil palaging may bunga, maganda din siya panlaban sa sakit. Dahil nakakalakas siya ng immune system, kailangan natin ngayong panahon ng pandemic. Alam nyo ba mga kaagri, na dapat may tanim na kalamansi ang bawat bahay? Kasi palagi natin ito ginagamit sa ating pagkain, gaya ng pampalasa sa kanton at sa usawan sa ating mga ulam. Maganda rin ito inumin araw-araw, sapagkat nakakalinis ito ng ating mga organs. Nagamitin ito pang kontrol sa diabetes, na isang leading disease na meron ng mga Pinoy. At bago pa maging salamat Doc ang ating channel, dahil tapos na rin ako kumain, para samahan niyo ako magmarkot ng kalamansi. Maghahanap tayo ng magandang saka pang markot. So una, mamimili ka ng magandang sanga, yung mga straight. Yung napili naming sanga ngayon is ito. Ayan, straight siya, nakikita nyo. Itong mga kailangan natin sa pagmamarkot. Tali, plastic, knife, tsaka putik. Ayan. Okay. So, dito tayo mag-start. Mga kaagri, 1 inch yung babalatan natin. Maganda ang kalamansi sa outdoor. Nagbabase ang kanyang pamumunga sa sunlight. Maganda rin ang kalamansi sa mga misis natin. Kasi nakakapayat siya at nakakaputi. Nakakatulong din ito sa hair growth at luna sa dandruff. Maganda rin ito sa mata, ngipin, kidney at buto. So ayan, medyo nababalatan na natin siya. Ayan. Ayan, pwede na yan. So ayan, nabalatan na natin siya. Ayan. Okay. So ayan, kukuha tayo ng puti. Lagay natin dito sa plastic natin, para dun sa binalatan natin na makapalibot siguro mga ganito. Okay na to. Ito yung putik na nakuha natin, so ilalagay natin siya dito, ibabalot lang. Ayan, parang tinapalan mo lang siya ng putik. Balutin na natin. So ayan, balutin natin siya. Tatalian natin siya dito sa taas. Ah, dito sa may baba. Gamit din tali, ayan. Sakto lang higpit. Sa kabila, sa baba naman. Lock na natin. Siguro mga 2 to 3 months, marami-rami ng ugat to. Yan. So ito na ang minarkot nating kalamansi. Kung marami kayong kalamansi, try nyo din siyang imarkot. Ang pagmamarkot ay isang proseso ng pagpaparami or propagation. Pwede rin yung galing sa seeds, pero mas maganda yung markot kasi may puno na siya at hindi mo na kailangan mag-antay pa ng matagal. Yun lang mga kaagri. Thank you for watching. Bye-bye! Kuha tayong kalamansi mga kaagri. Gagamit tayo ng gunting mga kaagri kasi pagka hinatak lang natin siya, madali siyang mabulok pag na-open yung dito niya. So kailangan natin siyang gamitan ng gunting para mas matagal yung buhay ng ating kalamansi.
Mga kaagri, ito yung nakuha natin kalamansi. Ayan. Magkakalamansi juice tayo. Tiga-tiga. Matira matibay. Pagkakalahating kakalahating pichil na. Dito na lang kami kukuha pagka gusto namin gumawa ng juice. Lalagay ko sa ref para hindi siya masira agad. Ang dami na. Lalagay ko na siya. Gusto daw ng asawa ko, so lalagyan ko siya. Ito yung sa kanya. Tama na ba ito? Tama na, Papa. Yan? Yan. Lalagyan na lang ng tubig. Lagyan mo na lang ng water. Timplahan mo na lang. Dami natin nagawa. Pure calamansi. So ito yung mga nagawa natin calamansi. Ayan, lalagay natin siya sa ref. Wala kasi kami ibang container. Kaya dito namin nilagay. Dami na rin, ha?